Okay, so once again, good day, everybody. So today, before we really start our lesson, I hope that everybody has their ballpens and papers para makapag-take note kayo sa ating i-discuss today. Okay, so for today class, we are going to talk about how to manipulate and use the Microsoft Excel. Okay? So, ang gagawin natin nito, ituturo ko sa inyo yung mga basic na functions ng Microsoft Excel. Na i-flash ko rin sa screen yung mga functions niya. So, you must take note of the function at yung kanyang definition. Okay, and also, please bear in mind na yung lahat ng ipapakita ko sa inyo dapat nyong matutunan, ma-familiarize, kasi baka datating yung araw na kailangan nyong i-perform ito actual sa ating performance. Okay? So, without further ado, let us talk about the Microsoft Excel. Ano nga ba itong Microsoft Excel? Okay? Microsoft Excel is a program designed to create spreadsheets which can later be used to analyze statistical data. So, ano ba itong Microsoft Excel? So, ito yung halimbawa ng isang Microsoft Excel. Okay? Yan. So, itong lahat nakikita nyo, this is an example or this is the Microsoft Excel application. No? So, meron kayong makikita dyan. Meron siyang mga iba't ibang mga options sa itaas. Ano? Then, we will discuss yung mga ibang parts niya mamaya at yung mga ibang function niya. And by the way, class, hindi lahat ng bagay sa Microsoft Excel is maituturo ko sa inyo. So, ang pwede ko lang gawin nito is ibibigay ko sa inyo yung basic, then kayo na yung bahala mag-expound ng knowledge niyo dito sa Microsoft Excel. Okay? So, next, we're going to talk about this spreadsheet. What is the spreadsheet? A spreadsheet is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate, and sort the data. Ano ba itong spreadsheet? Ipapakita ko sa inyo. Itong lahat na nakita nyo dito, yan, lahat na iyan, yan yung tinatawag na spreadsheet. Okay? So, dito naman sa ilalim, focus on my mouse, tingnan nyo sa mouse ko, pwede kang makagawa dyan ng ilang uri ng spreadsheet. So, pwede mo rin siyang pangalanan, no? I-click mo itong plus sign dito. Makadagdag ka ng bagong spreadsheet. So, gawa ka dyan. Dos, balik ka naman dito sa kabila. So, ganyan. So, kung gusto mong i-erase yung spreadsheet mo, focus lang dito sa baba. Right-click mo yan. Then, you can erase your spreadsheet. Okay. You can also delete it. Okay. Delete it and also, you can also rename it. Okay. So, next. Next sa spreadsheet, cell. Ano ba itong cell? It is the rectangular box that occurs at the intersection of the vertical column and the horizontal row in the worksheet. Okay, by the way, class, ito class, itong hinighlight ko, you can also call this one as worksheet or you can also call this one as spreadsheet. Okay, cell. Itong bawat square class o rectangle, no? Nakikita nyo dyan, ang tawag dyan is cell. Okay? At ang bawat cell na yan class ay mayroong corresponding na pangalan. Okay? Meron yan silang mga corresponding na pangalan. Halimbawa, ito. Okay, lagyan natin ng kulay. Itong kulay green, kulay red na ito. Ano ang pangalan nito? Na cell na ito. Ang pangalan ng cell na ito is H2. Bakit siya tinawag na H2? Kasi nasa linya siya ng H at nasa sa number 2 siya. Parang i-cross lang yan siya class, no? X, XY na linya. So, H siya, na linya, din number 2 siya. So, ang pangalan ng cell na ito is H2. So, kung dito na naman yan siya, ang tawag yan is I2. Kasi nasa linya na siya ng I. Then, nasa number 2 siya. So on and so forth. Class, ganyan na yung kanyang pag-name ng kanyang cell. Okay? So, next. Column. Ano ba itong column? Okay, this is the definition of the column. It is a vertical series of cells in the chart, table, or spreadsheets.
ito yung column class. Okay? Yan. It is one column. Okay? Anong pangalan ng column na yan? Column I. So, ito yung column A, column B, column C. So, yung linya ng paibaba, that is the column. Okay? Next, we have the rows. Ano ba yung rows? It is the range of cells that go across the spreadsheets or worksheets. Horizontal naman ito siya, class. So, ito yung rows. Yan. Row 1, row 2, row 3, row 4. Okay? So, ito yung column, paibaba. Ang row naman is pa-across. Okay? Yan. Now, next. Merging. Okay. When we say merging, it's talking about how we merge the different cells. Okay? It is how you combine two or more cells to create a new or larger cells. Now, tingnan nyo yung class. Halimbawa, ito hanggang dito, gusto mong pag-isahin yan. Okay? So, ang gagawin mo yung class is i-highlight mo yan siya. No? Long press mo lang yung left click. Highlight mo yan. Then, punta ka dito sa merge and center. Okay? Select the option. You can create the merge across. Okay. Bakit across? Kasi pa-horizontal man yung ano mo. Yung gusto mong i-combine na mga cell. So, merge across. Then, yan. Isa na yan siya, class. Kung lalagyan mo yan siya ng kulay, isa na yan siya. Hindi siya katulad nito. So, mas malaki. Okay? Kung gusto mong palakihin pa yan siya, lalo, class, ganyan. Sabihin mo na, i-combine mo yun siya hanggang dito. So, pwede pa rin yan siya. I-click mo lang yung merge and center. Okay? Yan. So, isang box na yan siya. Malaking box na. Okay? So, that is the function of merging. Kung gusto mong ibalik siya sa original niya na hugis, so, i-click mo lang siya ulit. Unmerge. Yun. Babalik na yan siya sa isa-isa. Na nakikita nyo, maliit na siya na square ulit. Okay. Next, accounting. So, andito na tayo sa functions. Okay, na nilalagay natin sa Excel. Okay, accounting. It is a number of format that puts a dollar symbol before each value by default. So, yung formula class na gumagamit ng dollar sign, that is called accounting in the, pagdating mo sa Excel. Paano ba gawin yung o paano ba gamitin yung dollar sign sa Excel? Okay, papakita ko sa inyo. Okay. So, dollar sign. For example, this one. Meron tayo, maglagay tayo dito ng number 2, number 3, number 4. Okay. Yan. Now, maglagay tayo dito sa itaas, dito sa color red, ng number 20. Okay. I-change natin yung kulay nito para mas makita nyo. Yan, number 20. So, gusto mong i-multiply ito sila na number sa 20. Okay. So, halimbawa, dito mo ilagay yung resulta. So, maglagay ka dyan ng equals. Oh, every time na gagamit ka ng isang formula, you must start placing an equals symbol. Bakit? Kasi kapag hindi ka maglagay ng equals na symbol, babasahin niya ng Excel yung sinulat mo dyan na normal value. Pero kapag maglagay ka ng equals, bago mo ilagay yung isang formula, babasahin yan siya ng Microsoft Excel na syntax. Pag sinabi mong syntax, yung arrangement of functions. Okay? Or order of functions. Now, so, paano ba i-multiply? So, gamitin natin to. Sulat natin yan. Yan. Sum. Ito. I-16. Kasi itong cell na to is I-16 naman ito. Kasi nasa linya siya ng I na nasa number 6. 16, 6 pala. I-6. Okay?
i-multiply that one. Ang symbol ng multiplication is asterisk. So, lagay ka ng asterisk. Then, lagay ka ng dollar sign. Paglagay mo ng dollar sign class, ang ibig sabihin ng dollar sign is specific value sa specific na position. Okay? Specific value na nasa specific na position. So, ibig sabihin class, doon lang talagyan siya naka-focus. So, dito tayo sa 20. No? So, H. Okay? H20. So, ang gawin natin dyan dyan class, i-click lang natin yan. Okay? Ulitin natin. Equals dollar sign H2. Kita nyo class, pagsulat ko ng dollar sign H2, nakafocus siya doon sa H2. Kasi nasa linya siya ng H, column H, nasa row siya ng 2. H2. Okay? Then, multiplied by dito. Okay. Yan. So, lumabas yung resulta. Hindi yan siya magkakamali class kasi ang code mo, makikita mo yung code mo dito sa itaas, oh. Yung code mo, makikita mo dyan na nakaspecific siya doon sa H2. Na ang value ng H2 is 20. Okay? So, even though i-grab mo yan siya o iba-ibahin mo yan siya class, ililipat mo siya sa ibang cell, hindi magbabago yung sagot kasi ibig sabihin ng dollar sign o dollar symbol is specific. Okay? Specific. So, next. Delete muna natin ito lahat. Okay. Okay. Next. Range. Ano ba yung range pagdating sa Excel? Okay. Range class, ito yung sinasabi na kung saan hanggan o hanggang saan banda yung gusto mong tingnan o gusto mong isolve. Okay? Range yan siya. For example, ito. Galing dito sa J na column, J2, papunta dito sa J14, ang tawag dyan sa kanya is range. Anong range yan is ranging from J2 hanggang sa J14. Okay? Ganyan ang range. So, pwede ka rin mag-range ng pa-vertical. Sabihin natin pa ganito. Okay. Anong range yan siya? Anong range ito? So, ang range nito is B12 na row or na cell. No? Kasi B, nasa linya tayo ng B. Number 12. Hanggang sa K12. Okay? Pag ganun. That is an example of range. Okay? So, next. Alignment. Ano ba itong alignment? Okay. This is the tab in the format cell dialog box where you can change the orientation of a text. Pwede mong bago-baguhin yung hugis o forma ng isang text. Halimbawa na lang, ganito. Okay. Sulat na dito. Kinji. Okay. Sulat. Piolo. Okay. Andrew. Now, gusto mong hindi ganito ang format ng text. Gusto mong nakatayo siya. So, anong gagawin mo dyan? Okay? So, highlight mo yung cell na gusto mong i-format. Right click. Then, go to format cells. Okay? Click the format cells at lalabas ang isang dialog box. Then, dito ka sa alignment. So, maraming options dyan. Mayroong number, alignment, font, border, fill, and protection. Now, you go to the alignment option. Okay. Dito ka sa text. Itong kulay red na ito, kasi gusto nating ipatayo ng sasabihin natin na nasa 15 degrees. Okay, yung text. So,
So hilain nyo itong red dito na point, ito. Then, yan, dyan. Okay? So makikita nyo yung example dyan, no? Na nakatayo na. Then click OK. And, boom, yon. Nakatayo na yung ating text. Okay, so pwede nyo yan siya i-resize yung ano konti, yung cell, para siya maganda siyang tingnan. Yan. So, nakatayo na yung ating pangalan. So, that is alignment. No? Alignment option. Okay. So, delete. Delete muna natin. Next. Sum. Ano ba itong sum? Okay. This is a function. A function that adds a range of cell. Okay. For example, dito. Yan. Oh, meron tayong data dito. No, merong pangalan ng tao, merong edad, merong status, no? Then meron siyang mga answer dito. Okay, in a scale of 1 to 5, nag-scaling siya ng quality, taste, presentation ng product. No, so merong ano. So for example, gusto ko gustong i-solve ang total ng mga edad ng mga participants. Okay, so may edad din na 26, 30, 28, 39, 40, hanggang sa 53. Now, gusto mong i-solve yan sa class, gagamitin mo yung formula na sum. Okay? So, for example, kapag magsulat ka ng isang formula, always start with the equals sign or equals symbol. Equals sum. Sum. Okay? Then, close, open parenthesis. Open parenthesis. So, anong cell itong number 26? Ang cell na ito is E4. So, isulat mo dyan, E4. Okay? Hanggang sa ang range siya? Hanggang saan yung isolve mo? So, hanggang 53 tayo. Okay? So, dito tayo hanggang sa 53. So, ano ba itong number 53? Anong cell ba ito? Column E siya. Sa row number 13. So, lagyan mo yan siya dyan ng colon E13. Okay. So, nakikita nyo class, i-highlight ng Microsoft Excel yung range ng gusto mong isolve. Okay. So, dahil naglagay ka ng open parenthesis, syempre, tatapusin mo yan siya sa close parenthesis. And just click the enter and boom. Yon. So, ang total ng edad ng lahat ng taong nag-participate sa survey is a total of 332. Okay? 332. Meron ding isang paraan yung class na hindi mo i-type yung pangalan ng cell. Ang gawin mo is ganito lang. Delete muna natin. Okay. Equals sum open parenthesis. So, you click on the age, 26 dito sa first column ng range mo. 26, then i-drag mo lang yan siya papunta dito sa number 53. Yan. So, sa nakikita nyo dito, class, yan. No? Nakafocus na siya sa hanggang sa column E, row 13. Then you write the close parenthesis and just hit the enter. Yun. So, ibig sabihin ng sum is itutal niya lahat. No? Madalas class, naka-focus ito siya sa number. Okay? Naka-focus na siya sa number. I-total niya yung kung ilan yung total ng mga numbers na nasa range ng cell na gusto mo. Okay? So, next, we have the average. Okay. Average. Ang average class, using the average, okay? Tingnan mo tayo yung function. Average is a function that gets the average of a range of cells. Okay? So, paano ito gamitin? Ganito lang yan, class. Parang, the same lang yung paggamit niya sa sum. So, the same lang, class. You write the equals. Okay? Equals average. Average. Okay? Close and open parenthesis. The same pa rin yung gagawin natin. Galing dito sa age ng 26, papunta sa 53, then we close the parenthesis and hit the enter.
So yung average age, no? Yung average na edad ng mga nagsali sa survey is 33.2. So kung i-round off mo yan is that is 33. Okay? So ganun lang yung paggamit ng average. Okay. Halimbawa another naman. Dito, titingnan natin 'to sa column ng G. So ang question dito is quality. So merong nagsagot dito na yung quality para sa kanya is 5, ang quality sa kanya is 4, merong nag 1, merong nag 3. So gusto mong kunin yung average, no? Gusto mong kunin yung average ng rating sa mga sagot galing sa 1 hanggang sa 5 dito sa quality options, okay? Sa in terms of quality. Now, so ang gawin mo diyan is the same lang, no? Equals average, open parenthesis, then dito ka sa G, no? G4 hanggang sa G13. Yan naman na linya yung gusto mong isolve na row, na range. Then close parenthesis and hit enter. Yan. So the average, no? Average satisfactory answer sa in terms of quality sa product is 3.6. Okay? So sa mga ano, no? Ako, sa mga ABM students, tingnan niyo 'to mabuti kasi mas magagamit niyo 'to lalo na pag mag-grade 12 na kayo lahat, no? Pagdating sa inyong mga thesis, no? Sa mga survey ninyo, pag kuha niyo ng average, pwede niyo itong gamitin. Okay? So, next. Now, dito tayo sa average if. Okay, wala tayo yung siyang space class, ha? That is average if. That is another function. Na ang function niya is to calculate the average of cells that met one criteria with a syntax. So, ito yung kanyang syntax class. No? Again, yung syntax, ibig sabihin ng syntax is yung arrangement ng mga functions. Okay? Arrangement ng mga functions. So, una is range. Next na kanyang syntax is criteria. And the next of sa kanyang syntax is the average range. Okay. So, paano ba ito gamitin? Take note, medyo komplikado na ito siya. So, ganito ang gawin natin. Okay. So, dito, sa nakikita nyo dito sa teacher, dito, merong mga tao dito sa nag-participate sa survey na mga teacher, meron ding student. Okay? Ngayon, gusto mong kunin ang average na sagot ng nagsagot sa quality na teacher lang. No? Kanina, sa average na gamit natin, nakakukombine yun doon yung sagot ng teacher at saka student. Ngayon, ang gusto mo lang kunin is yung average na sagot sa quality na teacher lamang yung nagsagot. So, gamitin natin ng average if. Bakit may dugtong siya ng average if? Kasi yung word na if, that is conditional. So, yung condition na gagamitin natin is kung teacher siya. So, paano natin siya ilagay sa function or code? Okay. Once again, you start your function with the equals sign. Okay? Average if. Okay. Average if. Okay. First, nakikita nyo dyan, no? Mayroong lumabas na range. Okay. So, ano yung range natin? Dito tayo sa linya ng quality. So, ito yung range natin. Okay. Ito lang. Next. Then, you write a comma. Yan. Criteria. Okay. Ano yung criteria mo? Okay. So, yung criteria mo is teacher. So, pag word mo ng, paglagay mo ng teacher, lagyan mo yun sa class ng nagtawag dyan. Ganyan, na symbol. Okay. Isulat mo dyan yung teacher. Okay. Then, comma. Average range mo is ito. Yan. Dyan man nakasulat yung identification niya kung teacher siya, estudyante. Okay, then close. And close parenthesis and enter. Take note sa mga codes na sinusulat natin, ha? Okay. Baliktad. Sorry.
equals average if open parenthesis range, baliktad pala tayo class, range natin is ito pala, kasi dito tayo titingin kung teacher siya o hindi, comma, then teacher. Comma, then average range. Okay, so ito yung ating average range. Okay, hit enter. Okay, so yun. So sa mga teachers class, no, pwede nyong sulatan dito sa baba ng teacher. Okay, so ang average na nagsagot sa in terms of quality sa mga teacher, ang average na kanilang sagot is 3.8. Okay, then now for example, gusto mo rin kunin yung sagot ng student, sulat ka dito student. Okay, dito may sulat yung code equals average if open parenthesis. So ang first dito klasa na range is kung saan mo titingnan yung teacher ba siya o student. So dito man siya na linya, dito tayo titingin. Okay, so highlight mo lang yan siya, masasulat na dito, then comma, then sagot is student, then comma, then kung ano yung sagot, saan nila isinulat yung kanilang sagot, andito, so quality under quality and range, then close parenthesis and hit the enter. Okay, so quality satisfactory answer ng mga student is nasa 3.4, samantalang yung sa teacher is 3.8 average nila na sagot. Okay, average na satisfy sila in terms of quality. So ganun lang class, no? So please take note, I know na medyo mahirap itong i-absorb yung mga information kasi tinuturo ko sa inyo ito sa online, no? Iba talaga yung sa actual, kasi kapag actual tayo, mamano-mano kayo turuan, no? Kung may mga questions kayo, madali natin makater yung tanong nyo, then may pakita ko kung saan kayo banda nagmali. Pero sige lang, andito naman yung process, pwede nyong i-replay ito, yung video, tingnan nyo mabuti, i-record nyo yung steps na ginagawa natin. Okay? So next, so yun yung average if. Next na function na ituturo ko sa inyo is yung criteria. Okay. Kapag sinabi mong criteria class, oh, part ito siya ng average if, part nito siya ng lahat ng mga function na mayroong if sa dulo. Okay? So, syntax in the average if function that includes the value or label that determines if the cell is part of the range to be average. Kapag sinabi mong criteria class, parang yung pagpipilian niya kung yun ba yun o hindi. Kung isali. So, kanina, dito sa criteria na isinulat natin, ang criteria natin dito sa una nating average if is teacher. So, kung teacher siya, isali niya sa solving ng average ang sagot. Okay? So, sa pangalawa natin, gisolving natin yung sagot ng mga student. So, inilagay natin sa criteria ng function ang student. So, pag hindi siya student, yung sagot niya is hindi niya isasali sa pagkuha ng average. So yan yung purpose ng criteria. Okay? Next. Count. Okay. Basic word from the world of mathematics. Alam niyo na po paano ano yung function ng count. Pagbilang, no? A function used to count the cells with content in range. Mostly class, no? Itong count, direct ko muna to, ha. Itong count class, ang binibilang nito is yung kung gaano kadami yung cell na merong nakasulat na value na number. Okay, yung letter o character, hindi niya kina-count. Okay, for example, ito, dito, numbers man to lahat. Ito. Yan. Gusto kong malaman kung ilang cell ito na mayroong nakasulat na number. So, ang gawin ko lang yan dyan, class, is equals count. Okay. Count. So, ganyan lang yan, class, oh. Value. I-highlight lang natin yan lahat.
So mag-umpisa ka sa kung ayaw mong i-highlight, kung gusto mong medyo madami yung trabaho mo, pwede mong i-type mismo kung saan ka mag-umpisa. So mag-umpisa ka sa column G, row 3, papunta sa column J, row 15. Okay, pero kung pwede mo naman yung sa i-highlight, okay na yan. Then close parenthesis and hit the enter. So, all in all, ito sila class, 40 pieces of cell. No? 40 ka cell yung merong nakasulat na number. Okay? So, for example, gusto mo yung buo. Ito lahat, titingnan natin kung ilang cell dito yung merong number. Okay, so ang gawin natin dyan equals count. Count, open parenthesis, highlight mo lahat yan. Yan, sige. Then close parenthesis and enter. So meron kang 60 ka cells na merong values na number. Okay? So that is the count function. Next, count if. Oh, ito meron na namang if na dugtong. Ano nga, basta merong if, meron kang condition na inilalagay. Okay, meron kang condition na inilalagay. So ano ba yung bibilang natin? For example, okay, dito, balik tayo dito na cell, i-highlight ko. Bibilangin natin yung cell na mayroong mga sagot na number 5. Okay, yung number 5 lang, yung mga number 3, 2, 1, hindi niya bibilangin yan. So ang gamitin natin is yung count if, mayroong condition. Again, yung condition niya, yan yung criteria. Okay, equals count if. Okay, range. Ito yung range. Hanggang saan daw na cell yung titingnan natin? So, ito. Okay, from G4, okay, hanggang sa J13. Okay, comma. Then, ilagay mo yung criteria mo. Ano yung criteria natin? Okay, 5. Okay, 5. Anong yung mga lahat ng cell na mayroong values na 5. Then, close parenthesis and enter. Okay. So, out of 40 na cell, merong 12 na cell ang merong values na 5. Okay? So, yan yung count if. Okay, for example na lang. Dito, count if. Titingnan natin ha. Dito, hanggang dito. Titingnan natin kung ilan yung teacher. Tingnan natin if mag... pwede ba siya sa hindi number kapag count if na gamitin at count if. Okay, range galing dito hanggang dito comma. So criteria, so bibilangin natin na out of 10 na participants, ilan yung teachers. So yung criteria na ibigay mo dyan is teacher based doon sa nakasulat sa data. Okay, wait. Okay. Teacher, parenthesis, and hit enter. Okay. So, out of 10 participants, meron kang 5 na teachers. Okay. So, ganun lang class. Okay? Ganun lang. Oh, for example, dito, titingnan natin, dito na side. Merong mga sagot dyan na satisfied, yes or no. Recommend mo ba siya? Yes or no. Okay. Ilan yung nagsagot ng yes, ilan yung nagsagot ng no. So, titingnan natin. So, yung kung gusto mo bilangin yan ng mano-mano, pwede. Sir, kapoy man magbutang o function, pwede bang bilangin ko ng mano-mano? Yes, pwede. Kaso lang, yung tanong dyan, what if yung data na gagamitin mo is masyadong marami na? For example, 100 students na yan. So, bibilangin mo isa-isa. So, masyadong marami. So, yung gagawin mo, lagyan mo ng function. Sa isang click mo lang, solve na. Okay, so count. Count if. Okay, range natin galing dito hanggang dito. Okay, comma. So, anong titingnan natin? Titingnan natin kung ilang yun nagsagot ng yes. So, write mo yung, isurat mo yung yes sa criteria mo. Then, close parenthesis and enter. So, 16. So, out of 20 na sagot, 16 ang sumagot ng yes. Okay? So, malalaman mo agad.
So, masyang madali lang. That is the function of count if. So, ano ang count if? A function used to count the number of cells that contain something in them if the criteria is met. Okay? That is count if. Next, control 1. Alam na natin to, control plus 1. That is the shortcut key for the format cells dialog. Okay? So, kung ayaw mo mag-right click class, kung ayaw mo mag-right click, tapos punta ka sa format cells, para lalabas itong dialog box na ito, pwede mong control 1. And automatic lalabas yan siya. Okay, control 1. Next, sorting tool. Sorting tool. Ano ba itong sorting tool na ito? So, ang sorting tool class, it allows you to sort by date, number, or alphabetical order. Okay? So, for example, andito tayo. Mag-seron tayong example na data dito. Yan. Ngayon, inutusan ka ng boss mo, Mr. Juan de la Cruz. Gusto kong pagbalik ko, yung mga pangalan ng ating kliyente, naka-arrange na yan siya, alphabetical order. Okay. So, kung okay lang sana kung yung kliyente nyo, nasa 10 lang, pwede mong imano-mano yan. No? O nasa 5 lang. Pero what if yung kliyente nyo umabot ng 100, 500? So, pag isa-isahin mo, pag arrange yung pangalan nila from letter A to letter Z, aabutan ka ng next year. So, ito yung gagawin yung class. I-sort mo yan siya by apelyido. So, ito man yung, andito tayo sa family name. Ito. I-highlight mo yung lahat ng family name. Then, punta ka dito sa sorting tool. Sundan nyo kung saan nakaturo yung mouse ko. Okay? Click. Merong option dyan na dalawa. I-sort mo ba siya from A to Z? Or i-sort mo siya from Z to A? So, yung utos ng boss mo sa inyo is dapat gusto niya is mag-umpisa sa letter A to Z na alphabetical order. So, click that one and so, merong lalabas yung class. Ito class, lalabas lang ito kapag meron siyang katabi ng mga data na cell. Katulad nito, may name man siya, meron din sex. Well, so, just click the option, the expand selection, then click sort. And tingnan niyo kung ano yung mangyayari dito pag click ko. Okay? Yan. Tingnan nyo. Nakapasunod na. Okay. De La Cruz, Justado, Fajardo, okay. Jordan, Kellen. Okay. Kanina, iba yan siya. Ganito yung arrangement niya kanina. De La Cruz, Pascual, Reed, McHelney. No? So, hindi nakasort. So, ganyan lang, highlight. Punta kayo dito sa sort. Sort A to Z. Expand the selection. And click okay. Kung gusto nyo naman class na itong linya lang ito yung isort nyo, itong continue with the current selection. Pero kasi magkadugtong itong family name at saka given name, so dapat sabay silang isort. So, i-click lang tong expand the selection. And click sort. And yon. Naka alphabetical order na yung ating mga pangalan ng ating kliyente. Okay? That is sort. Next, filter. Okay. Filter gives you the ability to filter a column of data within a table of isolate the key of components you need. Paano ba ito gagamitin? Okay, ganito yan siya class. The same yan siya class. I-highlight mo yan. Okay, for example, dito sa apelyido, sa utusan ka ng boss mo na, okay, gusto ko na yung i-print lang natin is yung pangalan lang ng mga kliyente natin na mayroong letter O. Okay. So, yung gagawin mo is, we are going to filter the names of all the clients na mayroong letter O. So, highlight all the family name na column. Go to the filter section and click filter. Now, pag-click mo ng filter class, hindi pa yan siya agad-agad na mag-filter. So, meron pa yan siyang lalabas dito na button sa itaas. Kung napapansin nyo, yan o, yung arrow button. So, you click that one at merong lalabas na ganito. Okay? Select all. Tingnan natin lahat. So, ano yung i-filter mo na utos ng boss mo is dapat merong letter O. So, ito yung gagawin mo. Search.
you write the letter O and click. So, pag write mo ng letter O, ipinalabas dyan lahat ng pangalan na merong letter O, and you just click the OK, and boom, yun, nawala ang lahat ng pangalan. Ang naiwan na lang na pangalan is yung mga merong letter O sa kanilang apelyido. So kung i-print mo yan, so pwede na. So yung ibang pangalan na walang letter O, hindi mo na yun masasali sa pag-print. So that is filter function. Okay? So next, syntax. I think we are almost done. Para ito na yung last na function na ituturo ko sa inyo today. Okay? Syntax. Ano ba ang syntax? It refers to the layout and order of the functions and its arguments. Remember class, take note of the word dito na order. Kasi kapag magsulat ka ng mga functions mo, dapat nakaayos yung pagkasulat at yung pasunod nila is nasa tamang lugar. Bakit? Kapag hindi maayos ang paglagay mo ng functions mo, magkakaroon ng error. Okay? Magkakaroon ng error. Okay? So, ano yung example ng syntax? Yun yung syntax kanina. For example, ito. Yung sa count if natin. Equals sum. Equals count if. Yan, count if. Open. Oh. Yung equals, isang syntax na yan siya. Isang function ng syntax. Yung count if na code, another yan siya. So, nakapasunod yan sila dapat. Hindi pwede mauna itong count if bago yung equals na sign. Okay? Then, open parenthesis. Another yan siya na syntax. Okay? Nakapasunod yan sila na function. Okay? Then, range. Another syntax criteria. Then, close parenthesis. Okay? So, that is an example of a syntax. Okay? So, okay. So that is the end of our discussion for the Excel functions for today. No, basic lang yung ating mga may turo. Hindi ko may turo yun lahat-lahat sa inyo. Okay? So, take note of all the names of the functions at kung ano yung function ng function na yun. No? Makalibog, no? Function ng function. Okay? So, dapat ma-familiarize nyo sa class because sa mga activities natin, I will make you I will let you do some activities na kayo mismo yung mag-solve gamit ang mga functions. Okay? So, that's it for today. And God bless everybody.